Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Time check tayo. Alas dos na ng hapon at ganitong oras talaga ako nagbibideo kasi wala halos customer dito sa aking tindahan. Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, sa tindahan ni Ining, inimitahan ko kayong mag-subscribe, like at mag-share at pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Ang topic natin ngayon mga kasari ay magbibigay ako ng 6 na tips para mag-grow ang ating mga tindahan. Kumbaga i-boost natin ang ating tindahan. So, tips number 1. Kailangan natin mayroon tayong paninda na tingi-tingi. Kasi sa mga customer natin na wala ding pera, hindi kaya bumili ng mga tig-isang balot, mga ganyan, tig-isang kilo, kailangan nating mag-provide ng, as in provide, mag-provide ng paninda na kayang-kaya ng kanilang bulsa. So ako dito, na i-vlog ko na yan na nagre-repack ako ng tig 5 piso na asukal. Kasi, alimbawa nga, may 20 pesos sila, pwede na silang bumili ng kape at asukal at pwede na silang magkape. May mga ganyan na kumpaninda dito. Tapos, sa mga tuyo, nagre-repack ako ng tig 10 pesos. Sa ano yan? Sa tuyo na mga dilis, yung mga tamban, mga ganyan. Pag sa daing naman, ang aking ginagawa, binabalot ko talaga yan ng tig isa-isa at nilalagyan ko lang ng price. Kasi pag sa daing kasi dito sa amin, mahal. Kaya, alimbawa, mayroon akong tig 15 pesos, mayroon akong tig 20 pesos, depende yan sa laki. Pag maliit, 10 piso, yung mga ganyan. So, kung wala silang pera, na limited lang yung pera nila, pwede na silang bumili ng 1 piraso. Alimbawa, tig sa 10 piso, pwede na silang bumili at mayroon na din silang ulam. Tapos, ako, nagre-repack din ng mga harina, ng mga cornstarch, na yung mga munggo, 5 piso, 10 piso, mga ganyan. Kasi naranasan din natin yan na wala din tayong pera noon, nung wala pa tayong tindahan. Siyempre, bibili tayo at kung halimbawa na maramihan, halimbawa per kilo, so hindi natin kaya yun na bilhin. Kaya yun ang aking tips sa inyo mga kasari na magre-repack tayo. Huwag tayong tamarin mag-repack kasi nga dyan tayo kikita ng pera. Kahit paano kasi magkaroon tayo ng tubo. Kasi ako, sa asukal, tested ko na yan. Magre-repack ako ng 1/4. Ang tinutubo ko dyan, mga 10 pesos. Pero pag ibibenta ko siya ng buo, ay 4 pesos lang yung aking tubo. Kaya, parang na-inspired ako na magre-repack para medyo malaki-laki ang ating tubo. Tapos, pangalawa, kailangan natin magbukas ng maaga. O halimbawa, dito sa aking tindahan, dito sa tindahan ni Ining, ang bukas namin dito ay 5 o'clock ng umaga. Kasi nagigising kami 4 dahil nga pumapasok yung anak ko at saka yung aking asawa ay may trabaho. So, nagbubukas ako ng 5 o'clock ng umaga. Kasi sa ganyang oras, lalo na pag yung kapitbahay mo may mga estudyante, bumibili na din sila niyan ng mga kape, yung pangangailangan nila, halimbawa pang almusal, mga itlog, mga hotdogs, yung mga ganyan. So sayang din yung kita. So habang pwede kang magbukas ng maaga, magbukas ka ng maaga. Kasi 'di ba, may tindahan tayo at yung ating yung ating gusto ay magkaroon tayo ng benta. Kaya sa umaga, samantalahin na natin na magbukas tayo ng maaga. Pero sa gabi ako, 9 o'clock, nagsasara na talaga ako kasi hindi ko kaya magpuyat ng hanggang alas 12 or hanggang alas 11 ng gabi. Pag 9 o'clock na, nagsasara na ako. Lalo na pag medyo masama ang panahon, 8 o'clock pa lang, nagsasara na ako. Kasi sulit naman eh, kasi 5 o'clock pa lang, bukas na ako. Kaya yun ang aking tips number 2 mga kasari na kailangan natin magsipag. Huwag tayong tatamad-tamad. Siyempre, obligasyon natin yan eh. Isipin na lang natin na
nagtatrabaho din tayo, yung nag-o-office din tayo, yun din yung ano natin, yung isipin natin na kailangan natin magkumising na maaga. Hindi porket ano, tayo ang boss, gigising tayo alas 8, bubukas tayo alas 8, hindi ganon. Hindi ganon makasari, kailangan natin talagang maging maagap tayo kung gusto natin umasenso ang ating tindahan. At ang pangatlo, maglagay tayo ng mga signage ng paninda natin sa harap ng ating tindahan. Halimbawa, may tinda kang bigas. Siyempre, hindi mo yan pwedeng i-display na isabit mo or ano, hindi mo yan pwedeng kagaya dito sa akin. Walang space dito sa lugar na to ng tindahan na lalagyan natin ng bigas. So, ang aking bigas ay doon sa kabila. So, maglalagay ka ng sa amin tabiyan, karatula na bigas for sale or rice for sale or frozen foods available here, mga ganyan. Para makita agad ng mga customer na ay mayroon pala siyang ganyang tinda gaya dito sa akin. Mayroon akong tindang hotspot yung sa Pisonet, ganyan, kasi wala kaming ano hindi yung hinuhulog yung aming tinda, voucher ang aming tinda, yung pinapaprint namin yung code, yun ang aming Pisonet dito ang binibili nila. So naglagay ako ng signage dyan na mayroon akong Piso Wi-Fi pero voucher lang yung binibenta ko, yung code lang. Kaya siyempre makikita yan ng mga customer, lalo na ngayon may promo, 5 pesos is 5 hours at saka yung 10 pesos ay 24 hours. Kaya naglagay ako ng signage. Tsaka sa mga frozen foods, halimbawa bibenta ka ng hotdog, langgonesa, mga ganyan, kailangan mo rin ilagay para makikita nila na pag dumaan yung mga tao, ay mayroon pala siyang frozen foods dyan, mayroon pala siyang bigas. Mga ganyang strategy natin para makita ng mga tao kung ano ang ating tinitinda. At ang pang-apat, less tayo sa utang, mga kasari. Pero dito sa lugar ko, minsan hindi talaga ako makahindi sa utang kasi nga mga kamag-anak ko lang din naman yung mga kapitbahay ko dito at saka kamag-anak ko yung mga suki ko. Kaya ano, pero hangga't maaari, huwag tayo magpa-utang ng malaki. Yung ano lang, yung may limit ka na, kaya halimbawa 200 or 100, ganun lang. Kasi mahirap. Halimbawa, buti na lang kung mga 1 week or mga 3 days, mga 4 days, mabayaran nila. Eh, paano kung hindi? Paano kung buwan? Meron na kasi akong suki dito na nababayad siya every 2 weeks. Okay naman kasi every 2 weeks talaga on time nagbabayad. Kaya okay lang sa akin. Magpautang ng ganun. Pero sa iba, sa mga hindi ko kilala, ayun, talagang nag-iingat ako na hindi ako nagpapautang ng malaki or hindi talaga ako nagpapautang. Kasi nga, lalo na grocery yung utangin. Malaki kasi ang puhunan din, lalo na mga dilata, yung mga ganyan. Okay lang kung mga 10 piso, mga 50 pesos, mga ganyan lang. Paano na yung pag hundreds na? Siyempre, imbis na ipamili mo pa yan kinabukasan, wala kang ipambili. Kasi nga, inutang, yun ang doon, mga kasari, na kailangan natin mag-less tayo sa utang. At kung pwede nga lang, no utang talaga. Kaya lang, siyempre tao din tayo, lalo na ako, naawa ako pag mag-uutang, lalo na pagkain, yan talaga, hindi talaga ako makahindi. Pero kilalanin mo yung taong pinapautang mo, limbawa, sa unang attempt niya, o sa unang utang niya, matagal siya magbayad. So, mag-isip ka na sa susunod, hindi mo na pautangin. Mga ganyan, kailangan natin maging wais, mga kasari, sa ganitong business. Lalo na at sari-sari store ang ating negosyo. Ito talaga ang prone ng utang. Kasi nga, dito lang tayo sa ating bahay. Kung mga home base tayo,
kakilala mo ang lahat ng mga tao dito sa paligid mo at hindi naman ano, hindi mo naman mahindian. So kailangan nating maging wise sa ganyang mga strategy din ng ating mga customer, kasi may mga customer talaga na bigyan mo nga ako dyan ng isang sardinas, akala mo bibilhin, yung pala pagkatanggap niya sabihin niya lista muna, diba? Hindi ka na makahindi, alam ang bawiin mo yun, kaya kailangan wise tayo na kuminsan nito. Parang naiinis ka rin kasi nga yun nga ang ano eh, yun nga ang strategy. Siyempre kita tayo may strategy, sila mayroon ding strategy, pinag-aaralan din nila tayo na ganyan. Halimbawa medyo mahigpit ka sa utang, so ang style nila bigyan mo nga ako ng ganito, tapos pagbigay mo sabihin ilista muna, ako niyan nahiya na ako, sabihin ibalik mo yan. Siyempre, hindi mo yung magagawa. Kasi magmukha ka naman talagang masungit sa mga ganyang strategy nila. Kaya, magingat tayo mga kasari sa utang. Halos, hindi tayo magpapautang. Sana, kung pwede lang, na mag-no tayo sa utang. At ang, ang panglima nating tips ay intindihin natin ang behavior ng ating mga customer. Ako kasi minsan dito, mayroon talaga akong customer dito na na medyo pag nag-approach siya sa iyo, parang busy ba? Busy talaga 'yun na na minsan nga uutang lang naman pero demanding. So tayo bilang may-ari na sari-sari store, kailangan natin magpasensya. Ako nga pinapasensyahan ko rin kasi ayaw kong mawala yung ganyang customer, kasi kahit may mga customer tayo hindi maganda yung ugali, at least customer sila, bumibili sila sa ating tindahan. So intindihin na lang natin na tayo ang magbigay ng mahabang pasensya at medyo minsan bula-bulahin na lang natin, idaan na lang natin sa biro para hindi tayo ma-stress sa mga ganyang behavior ng ating mga customer. Kailangan lang natin intindihin dahil tayo ang nakakaintindi sa mga ganyan. Na minsan pag nag-approach sa'yo, pwede yung pakibilis, mga ganyang style. Lalo dito sa akin kasi yung aking ref nandoon sa loob ng bahay. So pag bumibili ng ice or kaya soft drinks, simple papasok pa ako doon sa loob kasi nga wala akong mapistuan dito dahil ang aming ang kuryente hindi pa maayos. So doon yan sa loob ng bahay. So pag bumibili ng yellow or kaya bumibili ng soft drinks, papasok pa ako, di maghintay siya. Mayroong minsan na bumili siya ng soft drinks. Siguro naghihintay yung yung kasamahan niya na nakamotor doon sa kabilang kalsada, ay nagmamadali yon, nagbubusina, sabi ba naman sa akin, dayo yun sabi mo. Ma'am, pwedeng pakibilis? para nakakaasar yung mga ganyan, pero para sa akin, bahala ka sa buhay mo, maghintay ka diyan, din ako sumasagot. Yung mga nag-ano la ako, parang nangangiti-ngiti lang ako sa sarili ko. Oh, maghintay siya. Wala siyang magawa Malayo yung ref ko. Kaya, wala. Ganun lang. Kailangan lang natin intindihin yung ating mga customer. Hindi tayo magsusungit sa kanila. Kasi, mawawala talaga yung ating customer. Kasi, halimbawa, nagsungit ka. Bakit? Isang tao lang yung sinungitan mo. Pero, darating yan sa ibang mga customer. Sasabi niya, doon ka bumili sa tindahan ni Ining. Diba, masungit yung tindera doon. Mga ganyan. Kakalat yan Kaya, mabansagan kang masungit. Kaya, tiisin mo na lang kung ano nila. Pero, siyempre, huwag tayong magpaluko. Tsaka, pag sobra na, pwede naman tayong magreklamo, mga ganyan. Pero, pag kaya-kaya pa natin pagpasensyahan na lang natin. At, ang pang-anim at last na tips ko sa inyo ay, huwag tayong magpawala ng ating mga stocks. Pasensya na mga kasari. Ang ingay talaga dito pag ganitong oras. Dami sasakyan. Lagi nating i-check kung ano ang wala sa ating paninda. Halimbawa, mayroon kang
sa mga sabon. Kailangan mo, halimbawa, isang bareta na lang ang surf. O kailangan mo kinabukasan bumili ka na, kasi kung yun ang mabilis sa'yo, kailangan huwag kang magpakawala ng ano, hindi pakawala, ibang term. Huwag kang mag pawala ng mga ganyang ano, mga ganyang paninda. Kailangan i-check mo palagi araw-araw kung ano ang wala, yung konti na lang, at bumili ka na agad. Para pag may bumibili ng mga ganyang produkto, hindi ka ano, hindi ka mawawalan ng ano, ng paninda. Kasi pag wala, halimbawa, wala akong asukal, wala akong mantika. Pero dito sa akin, minsan, palagi talaga yung asukal na nawawalan ako. Kaya lang, minsan kasi, naghihintay lang ako sa deliver. Pero pag, halimbawa, na isang araw pa, tapos, halimbawa, ngayong Martes, ay kahapon, Lunes, tapos, ano, wala na akong asukal. So, isang araw pa, ay kasi nagde-deliver dito, Wednesday. So, mabibili na ako niyan. Bibili na ako dun sa grocery. Hindi na ako maghintay ng deliver. Kasi isang araw, marami-rami pa yan, di ba? Kahit na limang 1/4 lang ang bibilin sa'yo, sayang din. Kaya, pag mga ganyang sitwasyon, kahit mayroon akong pinagkukunan na nagde-deliver, bumibili na talaga ako ng paninda doon sa grocery kahit paano. Hindi naman ako bibili ng marami. Siyempre, may suki ako eh. Kaya, bibili kang 2 kilo, 3 kilo, yung mga ganyan. Kasi, hindi naman maganda na nagde-deliver sa'yo tapos hindi ka kukuha pag marami na yung binili mo. Kahit paano ako, sa style ko, sa mga nagde-deliver, kahit konti, halimbawa, magde-deliver ng itlog, tapos may 2 pa akong tray o may natira pa akong 1 tray. Kukuha talaga ako niyan kahit 1 tray lang. Halimbawa, may 2 tray pa ako. Kukuha talaga ako ng kahit 1 tray lang para, kumbaga, hindi sila zero sa'yo na mag-deliver. Kasi sabihin nila, wag na lang mag-deliver doon, baka nakabili yun, mga ganyan. Hindi naman yung kukuha. Kaya ako, kahit meron ako, kumukuha pa rin ako kahit kaunti lang para hindi sila masiro sa tindahan ko. Yun ang aking technique naman sa mga ahente ko, na bawa sa mga dilata ko na yan, kahit minsan marami pa, kukuha lang ako ng 1 dosena o kalahating dosena, yung mga ganyan, para hindi sila masiro sa pag-deliver. Kasi kahit tayo naman, pag nag-deliver tayo tapos hindi kukuha, diba, parang wag na lang, sunod, mga ganyan. Kaya kailangan, yun ang ating technique, na huwag tayong magpawala ng paninda. Kailangan lagi nating chine-check ang ating mga paninda kung ano ang kulang. Ganyan ang ginagawa ko. Sana mga kasari, na na-inspired ko kayo, no, sa aking tips. Hindi naman ako magaling mag-tips, pero yan ang aking natutunan sa aking tindahan, na sa ngayon medyo umaangat ng kaunti. Nadala na kasi ako noong nanalugi yung aking tindahan, kasi nga hindi parang pabaya ako sa aking negosyo. Kaya ngayon ayaw kong mawalan ako ng sari-sari store, kasi maganda talaga pag meron ka, kasi mayroon kang dudukutin kung wala kang pera, na hindi mo na kailangang mangutang doon sa kabilang tindahan. Kaya sana na-inspired ko kayo, mga kasari, at nakabigay ako ng kaunting tips sa inyo. At yan lang ang aking video ngayon, mga kasari, at sana panoorin nyo ito ng hanggang dulo para maano naman kayo, ma-inspired. At hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat, mga kasari. Sana pagpalain tayo ng Panginoon na aasinso ang ating mga negosyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, mag-like at mag-share. Happy selling sa aking mga katendera, katendero. Bye, mga kasari.